She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. So, simpleng cake, pero tingnan nyo naman. Napakaganda. Ang ganda. Ay, hindi natanggal. Ang ganda-ganda niya. And now we come to the queen and the double. Hello mga kungari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang request na recipe. Request ng dalawa kong subscribers na ating gumawa ka naman sa amin ng yema cake na mano-mano. So let's start mga kumari. Ito na mga kumari ang ating ingredients sa ating gagawin na yema cake. Ito na mga ingredients sa ating gagawin yema cake. 1 3/4 all purpose flour. 1 condensed milk na 390 grams. 3 itlog. Vanilla extract. This is 1/4 teaspoon. And 1 tablespoon na baking powder. 1 tablespoon na butter. Melted butter ang ginamit ko. So let's start mga kumara na. Mag-melt muna tayo ng ating 1 tablespoon na butter. Ito kasi talagang as in matigas pa sa ulo ko. Just imagine. Ah. So okay na ito mga kumari. Nahin natin ang itlog. Galing ha. I-mix nyo na mabuti. Batihin, batihin. Pagkabatin ang ating itlog, buksan natin yung ating condensed milk. Ito na mga kumari, isama na natin ang ating condensed milk. 390 grams. Paghalu-haluin lang natin mabuti. Kunin natin yung nasa loob, sayang yan. So, paghalu-haluin lang natin ito mga kumari. Ilagay na natin yung 1/4 teaspoon na vanilla. Kunting-kunti lang nilalagay ko dito. Pampabango lang kumbaga. After that, iset aside na natin ito mga kumari. Tapos isisip na natin yung ating all-purpose flour. Tanggalin muna natin yung gabundok na harina natin. Kailangan natin siyang isip. 1/4. Mas okay pa kung ganituhin ko na lang eh, kaysa kalug-kalugin ko eh. Ewan ko kung bakit ayaw niyang dumaan mga kumari kasi nilinis ko na, mabrinas ko pa kahapon ito. Lagay natin ang ating 1/2. Nakasalang na yung aming caldero oven mga kumari, mainit ng mabuti. Ayan o, nakasalang na siya. So ilagay na natin yung 1 cup. So, bali 1 3/4 ang gagamitin natin ng all-purpose flour. Lagay na rin natin ng 1 tablespoon na baking powder. So, okay na ito mga kumari. Tapos na natin masip ang ating 1 3/4 all-purpose flour at saka 1 tablespoon na baking powder. Mga kumari, pagsamasamahin lang natin itong ating lahat ng ang dry na ingredients at saka yung liquid natin na ingredients. So, ito na. Lagay natin yung balloon. Tapos, sama-sama lang natin. So, mix na natin ito mga kumari. Mix lang natin mabuti. So, mano-mano lahat ang gagawin natin sa ating yema cake. Request ng ating masubid na manonood. Ah, grabe. Grabe yung lalim ng Tagalog. Ano? Ayun man din ang gusto ko man din ba ni Ayo. Kaya nga salita yan sa Mindoro nga ni Mandin. Lagyan natin ng 1 tablespoon na water. Para medyo malambot yung ating cake, yema cake. Ganda niya mga kumare oh. Ituit na na-mix niyo yung hanggang sa ilalim. Ayan. So ilagay na natin yung ating melted butter. Muntik na makalimutan yung butter mga kumare. Kasi nandun sa kawali. Buti nakita ko yung kawali. Ano ba yun? Kaya nahuli yung lagay ng butter. Nakalimutan ni ma'am si ninyo. So, ito na mga kumari. Mix na itong ating condensed cake para sa ating yema cake. Kikita nyo mamaya very fluffy itong ating cake. Dito natin nilalagay yung ating mixture. Tapos, by the way, yung ating pinaglutuan, nilagyan ko muna, dinis ko muna siya ng butter. Konting butter yan. Yung melted butter na natira natin, nilagay ko. Dito ko siya sinaling para maganda yung pagkakalagay natin mamaya ng ating yema. So, para mawala yung bubbles niya,
Ganyanin natin. Ayan, okay na siya mga kumari. Mainit na ito mga kumari. Ayan, nakikita niyo naman siguro. Pinainit ko na yung kanina. Well, nagmimix ako ng mixture. So, ayusin lang natin. Baka ako'y mapasok. Wala itong tubig. Gagamit tayo ng caldero oven. So, careful lang kayo kasi mainit. Ayan na mga kumari. Kailangan painitin na painitin yung mabuti nyo yung caldero bago nyo ilagay yung inyong mixture. Para rin lang kayo nagluluto sa kagaya ng oven. So, ito na mga kumari, mahinang apoy lang yung ating uling. Hintayin lang natin maluto mga kumari. So, balikan natin ito after 20 minutes yung ating niluluto. Ayan siya mga kumari, oh. Perfect! So, balikan natin uli mamaya, ha? Update ko lang kayo, hindi pa siya luto. Ayan yung mga kumari, namamayong yung lutoan ko kasi mainit dito, eh. Try natin. Hindi pa masyadong luto, eh. Sipaisigin pa natin ng konti, meron pang ano, eh, oh. May nakadikit pa kailangan, walang nakadikit dito. Siya 40 minutes na yung nakasalang. So, additional lang natin ng mga 20 minutes para maging 1 hour na. Nang mahinang apoy lang yan mga ninyo, baga lang talaga siya as in tatlo lang na bagay nilagay ko. After 60 minutes, eto na yung result niya. Let's tusok-tusok. Diba? Wala na, as in maganda siya. Perfect na perfect. Lamigin lang natin siya kasi masyado siyang mainit. Ang lambot-lambot niya, oh. And what I wanted was to crash with my dumb friends on... Itong mga ingredients sa ating gagawing yema para pang toppings natin sa ating yema cake. Butter, condensed milk, evaporated milk, 1/2 teaspoon na cornstarch, then 6 na itlog. Sineseparate ko yung egg yolk sa white. Basta yun na yun. Kumari, nakalimutan ko eh. Yung egg white, siniseparate ko, hindi ko siya sasama dun sa gagawin kong yema. 1/16 cup na butter. Lagay natin ang pula na itlog, 6. 1 cup na condensed milk. 1 cup na evaporated milk. Sama na rin natin yung ating 1/2 teaspoon na cornstarch. Para pampalapot. Sakan natin. I-mix. By the way, mga kumari, wala pa itong apoy, ha? Okay, so, i-mix lang muna natin itong mabuti bago natin buksan yung ating stove. Napaghalo-halo na natin mabuti ang ating mixture na gagawin natin yema. So, buksan na natin ang stove. So, okay na to mga kumari. Okay na to. Ayan, may lapot na siya. Tanggalin na natin ito, mga kumari. Dahan-dahan lang. Gamit kayo nitong spatula. Mas maganda pang tanggal ng cake. O, tingnan nyo. Ayan o. Oh. Ay, hindi natanggal. Natatanggal siya. Wait lang. Ayan o. Oh. Ah, diba? Ang ganda. Ganda ng pagkakagawa. Natin yung pinaka-top niya. Kasi lalagyan natin siya ng yema. Para maging equal. Tinanggal ko yung pinaka-pit niya. So, ayan. So, ito na yung ating yema mga kumare. So, ilalagyan na natin ito. Tuloy, masarap siya. First time ko itong gumawa mga kumare. Ginawa ko ito kasi request ito ng aking subscribers. Lagyan na natin siya ng cheese mga kumare. Ilagay niyo sa freezer yung inyong cheese para maganda ang pagkabudbud ninyo mamaya. So, ito na mga kumare, tapos na ang ating yema cake. So titikman na natin kung anong lasa ng ating yema cake. Slice na natin mga kumare. Ang ganda ng pagkakagawa ng cake. As in, ayan o, ang ganda. O, diba ang ganda? Condensed yema cake. O, simpleng cake, pero tingnan nyo naman, napakaganda. Tikman natin. Sorry, nakakain ako ng toppings sa kanina. Ang sarap niya mga kumari. Timing na timing. Request is granted na
Thank you so much sa pag-request sa lulutuin ko. Kung meron kayong papaluto sa akin, as long as kaya ng bulsa ko, if you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Thank you so much!